Os. Yo, what's up mga ka-jigs? It's me, Frank, and welcome back to my vlog. So, kung bago pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. At hit niya rin yung bell button para update kayo sa mga future uploads ko. So, for today's video guys, no, ay tuturuan ko kayo paano mag-assemble ng monoarm mudguard. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano ito install sa yung mga motorsiklo. So, patagal-tagal rin ko guys, no, na nagbabalak bumili ng ganitong uring mudguard kasi nga hindi siya ganun ka-common sa lower CC. So mostly gumagamit lang ito is yung mga higher CC na mga big bikes. Say for example lang yung Honda CB650R, Yamaha MT-07, MT-09, Honda CB1000. So mostly yung mga big bikes na naked yung gumagamit ng ganitong mudguard. So kung napapansin nyo guys, no, ito yung gamit na mudguard based sa kanyang NK400 at saka sa MT-07 ni Quick Pet Lord. Actually guys, no, nagamit ko na ito last week sa aking Jigsaw. Kaso tatanggalin ko na lang kasi may nag-request sa akin na isang kaibigan. Shout out sa BZ, siya yung nag-request kung pwede ko raw gawan ng tutorial. So ito na, request granted. So tara, mag-assemble tayo. So ito na guys, no, ito yung kakailanganan nito yung assemble. Dalawang reflector, yung mismong mudguard, tapos tong bracket sa mudguard, then bracket para sa swing arm, nuts and bolts, spacers, etc. And then ito yung gagamitin natin na tools para ma-assemble natin tong mudguard. So ayan, ito na yung mga bolts and nuts na kakailangan natin para ma-assemble itong mudguard. So mamaya ituturo ko sa inyo kung para saan ang mga ito. So ang una natin ikakabit guys, no, is itong dalawang reflector. Isa para dito, tapos sa dyan. Tapos dito yung isa. So pagkatapos ay lalagyan natin siya ng washer at saka itong nut. And then higpitan natin siya gamit tong open wrench size 10 mm. Ginagawa mo. Yan. Huwag lang masyadong mahigpit, baka malustrid. Then ito na yung part na ikakabit na natin itong bracket niya. Gamit itong dalawang Allen screws. So for this, gagamit tayo ng size 4 na Allen. Yan na, size 4. So ipapasok lang natin siya guys. May butas dyan para sa Allen screws. Ito. Make sure na naka-align siya sa ilalim. Tapos itong isang. So itong nut at saka bolt is para dito siya. Kaso hindi ko na ilalagay ito kasi yung pangitignan niya. Next is ikakabit natin itong swing arm bracket dito sa mismong bracket ng mudguard. So kung napansin niyo guys, meron siyang tatlong butas dito sa itaas tapos dalawang butas sa ibaba. Kayo na bahala kung saan niyo ilagay yung tornilyo niya. Pero sa akin, gusto ko yung nakapwesto yung bolt dito tapos
sa pangalawang butas naman dito sa ibaba. Ito yung dalawang bolt na gagamitin natin para sa mga bracket. And then, higpitan natin siya gamit tong open wrench na 10mm. So ito guys, ito yung tinatawag na spacer. Pwede nyo siyang gamitin tapos ilagay in between dito sa gitna. So ang purpose nito is para sa mga swim arm na sobrang lapad. Tapos pag nilagay niyo yung mudguard, hindi siya nag-a-align sa gulong. Sinungaling ka! Kaya ginagamitan itong spacer. So itong natirang bolt, tawag ito ay stopper. Nilagay ito siya dito. Yan. Tapos. So ang tanong, saan ko nga ba ito nabili at magkano? Well, nabili ko ito sa Shopee sa halagang 802 kasama na ang shipping. Kung ayaw niyo naman umorder Shopee, meron din namang nagbebenta ng ganitong uring mudguard sa Facebook. PM lang si Sir Bernie Salamasan. Nagbebenta din siya ng iba't ibang Jigsaw accessories and parts. So install natin siya sa ating Jigsaw. Tara! A few moments later. Unang-una, tatanggalin muna natin tong axle nut. So ang gamitin natin na tool is itong torque wrench size 22mm. So mas advisable na gumamit ng torque wrench guys, no? Kasi nga yung adjustable na wrench may tendency siya na mag-slide. So mawawala yung forma ng nut. Kaya minsan pag nawala na yung parang ganito yung forma niya, mahirap na siyang tanggalin. Hindi totoo yan. Kasi ayaw nang kumapit ng wrench. So itong gamit na torque wrench ko ngayon guys, galing po ito sa aking lolo. Oh! Tapos binigay sa aking papa, and then ngayon ito na yung gamit ko. So kung napapansin nyo, sobrang kinakalawang na talaga yung lalagyan niya. Pwede na ito ilagay sa museum, sobrang luma niya. Pero anyways, lahat naman ng set nito is pwede pang gamitin. So itong mudguard, pwede nyo i-position sa kung saan nyo gusto. Pwede nyo dito, dito. So hanggang dito lang yung pwede nyo position. Gawa nga ng may stopper siya. Pero sa akin, mas gusto ko naka-angulo sa itong position. Really, nigga? Yan. Mas maganda kasi tingnan pag ganito yung angulo. Pwede nyo rin iat i-backward or forward. Kaya na ang bahala. Yan. Mahigpit na guys. Yun, no? Finally, natapos ito siya ni Kabit. So, what can you say about it, guys? Ibang pugi niya tignan. Oh! Bagay na bagay sa ating Jigsaw.
12 seconds later. Ever na tabingi yung mudguard the moment na nakabit niya siya sa yung mga motor. Ay hindi kayong gumamit ng adjustable tapos i-bend niyo lang tong swing arm bracket either palabas or papasok. Or pwede din tong mismong ano niya bracket sa mudguard. Hanap lang kayo ng bakal para dito niyo ipasok yung galing ha. Tapos yun, pwede niyo yung ano, pwede niyo nang i-bend kung saan direction hanggang sa ma-align na yung mudguard sa gulong katulad dito. So sa mga nagpapalag dyan na kumuha ng ganitong mudguard, huwag na kayong magdalawang isip na kumuha kahit na medyo may kamalan siya kumpara dun sa mga ibang universal mudguard. Kasi hindi ka naman lugi kung titignan nyo. Sobrang pugin ng ganitong mudguard, lalo na pag nakakabit sa mga naked bikes. I hope nakatulong sa inyo itong video to guys. So once again, don't forget to subscribe and hit the notification bell para update kayo sa aking future uploads patungkol sa aking Suzuki Gixxer. So marami pa akong gagawing upgrades o mga ilalagay na accessories. And syempre, ipag-vlog ko din yun para malaman din yung kung saan ko in-order yung mga accessories na nilalagay ko sa aking Gixxer para magka-idea kayo kung maganda ba siya. So that's it for now guys. Thank you for watching this short content. As always, Godspeed, ride safe, ciao!